Now, here's part two. Yeah, Louie. Mm-hmm. Pass. Ano po ang criteria ninyo para pag may manliligaw kay Jody? Yan! I want to hear this. Oh my God, criteria? Wala akong criteria, honestly. Ang sa akin, bastang unang-una, love ni Jody, nare-respeto si Jody, nare-respeto kami bilang mga magulang ni Jody. Yun lang. Ako, lagi akong naniniwala na kung ano man yung magiging decision ni Jody, we will respect that and we will support her. Ganun lang. To Jody. Ano mas pipiliin mo? Ang high pitch yan, ha? Ano ang mas pipiliin mo? Gwapo, magaling sumayaw, pero may attitude. Oh, may itsura naman. Hindi marunong sumayaw, pero willing matuto. Yung pangalawa, mas ma-appreciate ko yun na at least sinusubukan niya. Or at least sinusuportahan niya rin ako sa gusto kong gawin. Ako, ang gusto ko sa isang tao, passionate ka. Kahit ano man yung passionate mo. Ay, passionate. Kung ano man yung passion mo. Kasi nararamdaman ko eh. Kapag ramdam mo talaga at gusto mo yung ginagawa mo, mararamdaman. Next question. How to answer awkward questions from kids? Mahirap pag dumating ka dun sa punto. Kasi pag lahat na lumabas sa bibig mo, hindi mo nababawi yan eh. Pero nag-expect kasi, kunyari si Jody, isa siya sa ganyan eh. Madalas may itatanong sa'yo na kailangan mo talaga siyang sagutin. Ang kailangan lang, ako, ang lagi ko lang iniisip na sana hindi ako maka-offend. Sasabihin ko, o sana kung ano man yung kabastusan na magiging dating doon ay iba yung magiging interpretation ng batang kausap ko. Bakit siya awkward? Kasi feeling ng adult, hindi pa siya dapat itanong ng bata at this point. And for all we know, baka mamaya nag-google niya na yan. Parang inaantay niya lang na saan yung magaling, yung confirmation. Kung ano yung ano. So, may medical background kami, kahit sandali lang yun, nalilimit yung sugar coating pag nage-explain. Let's say, for example, anatomical structure or processes yung pinag-uusapan, kaya mo siyang sagutin base dun sa kung ano yung totoo at nangyayari. And sometimes, effective yung ano eh, yung balikan mo ng another question, yung question nila, para mas maikapaliwanag pa ng bata kung ano talagang gusto niyang maintindihan dun sa tanong niya. It helps, but, yeah. Ikaw, ate. What I appreciate most when I ask questions, especially if they're like awkward questions or questions that I feel like I don't think I would have thought I'd ever ask, is they're honestly. Like, kasi we have times when we have family meetings, and in those meetings, that's our safe place. And no matter what we ask or no matter what we say, it's something that we have to discuss, as in there. No judgment. That ganong levels. And it has to be resolved. Yeah. And what I appreciate most there is their honesty. Like, even if it's something that, if it's an answer that I don't wanna hear, they're gonna be honest. So there. Okay. So kailangan ma-resolve yung curiosity at yung purpose kung bakit nagtatanong. Yung bata. Sa naaalala kong ginagawa namin lagi ni mami niya kay Jody pag dumating sa medyo emotional siya, tapos nagtatanong siya. At pag sinabi niya ng stop muna, I don't want to talk about this first right now, pinagbibigyan namin siya, okay, sige. Stop, hindi, huwag mong pilitin ng bata pag sinabi niya, I don't want to talk about this now. Kasi hindi kayo mapupunta sa magandang ending. Diba? Magbibicker lang kayo. May space pa rin. Bastang wag mo lang, tandaan mo lang na meron kayong unresolved, meron kayong issue na hindi pa natatapos, balikan niyo yun. Give it some time. We will open don't it with... Don't force the issue, don't force. Are you ready to talk about it? What was left of the last time we had this conversation? So i-open din namin sa kanya yun. Or to any of us, kung kunyari si daddy niya na upset bigla, or ako naging... agad, yung parang ganun. So, bubuksan yun in a later conversation.
Okay, next. What is the first thing that you will do once the pandemic is over, individually and as a family? May follow-up comment. Oo. Parang pang-beauty pageant. Wala. Ikaw, anak. Individually and as a family, what is it that you want to do? As a family, kasi nabanggit na ni Daddy eh. Tsaka gusto ko talaga siyang gawin. Pero gusto ko talaga mag-laon yan ba yun, sabi mo? Or basta mag-beach, yung lumabas lang. Gusto ko talaga lumabas. Individually. Maglilig ka. But you know what I mean. Individually, may naisip na ako, nakalimutan ko. Mag-cosway! Guys, alam niyo ba yung Causeway? Basta yun yung paborito kong ano, restaurant. Masarap yun, guys. Ikaw, H. Of course, as kaya. As an individual, kung ano yung... Ikaw, para sa sarili mo, ano yung gusto mong gawin? Sa atin, wala akong problema kung pwedeng mamasyal, pumunta kung saan. Basta ako, pwede. Alam ko kung anong gusto ni Louie. Gusto niya ipasyal si Auntie Linda. Well, actually, pinag-usapan kasi talaga namin yung weekend na bago nangyari to na yes. Gusto namin ipasyal yung mga aunties. Matagal-tagal na rin kami hindi nag... Sila Mahal! Nina, Auntie Tess! Yeah. Tapos biglang, ouch, nangyari nga ito. Lahat naman eh, mahihilig mag-swimming, mahihilig pag nasa dagat, nasa swimming pool, lahat naman mahihilig ng ganun. Okay, ako, gusto kong magpa-pedicure. And as a family, kung ako na imagine ko to, kung pwede ko lang talagang isakay sa dalawang bus, parang field trip, ang buong pamilya ko, mama side, papa side, tapos gusto ko magmanawag with all my family members. It's either magmanawag, mag-Regina Rica, or mag-Lords sa Tagaytay. So, pero gusto ko yung lahat kami nandun, yung gano'n. Okay, next. Where will you spend your next vacation if schedule situation permits? Dalawang sagot ko. Wow. Kapag maiksi lang, parang gano'n, La Union Beach. Kapag mahaba-haba, mga 1 month, LA, tsaka kapag may pera. Mag-ipon ka na. Mag-iipon. Okay, ikaw, H. Ako, I would love na bumalik kay ate sa States. Kasi, yun yung opportunity na kung napanood niyo yung mga videos ni Apple, namin, hindi pinapaliwanag namin. Eh, gustong-gusto kong bumalik ulit kay ate. Nakaka-worry kasi nasa sentro yung kung saan nandun si ate, nasa sentro sila ng pandemic. Na kami mag-isip pagkasama na si ate, kung saan kami pupunta. So, yun yung mga gusto naming gawin. Yung next question, how to cook kare-kare na madali at masarap? I have to discover this. Siguro kasi yung dalawang tao na makakapagturo nito, pinatawag na sila ni Lord noong 2012. So, sila yung dalawang masarap. Si Manoy at saka si Mama Taling. So, hindi pa kami ulit nakakakain ng kare-kare na malapit doon sa kung ano yung ginagawa nila. So, hindi ko masasabi kung paano, kung madali. Ano. Kailangan daw madali. Madali. Tapos may masarap pa. Oo. madali at masarap. We have to discover this. Next! And last from our friends. Okay. What is your favorite traditional family day? Wala kami. Magkakaiba eh. Alam ko magkakaiba. Si Jody, mahilig siya sa bulalo. Pero ano? Pero hindi kami ang nagluluto. Hindi kami nagluluto. So, kaya may medyo question mark sa akin yung traditional gusto family. Gusto ko yung sabihin sa bahay. Menudo sa Makati. Menudo. Ah, yung yes. Yung lumpiang Shanghai sa Makati. Lumpiang Shanghai. Spaghetti. Siyempre, yung lechong kawali ni Auntie Linda. Yes. Marami, sorry po, pero pagkain ang pinag-usapan, medyo. Mga tsahin po medyo namin ang bida dyan. Abis naman. Kung hindi nyo nakahalata. Mga tsahin po namin ang bida sa pagdating we sa are food. Actually trying to flatten the curve. I think this is for the two of us. What college experiences that you want or you don't want Jody to experience?
Nung mga panahon na yun, kasi sa Caloocan kami ni Apple, eh. Ang isa sa mga hirap talaga noong panahon na is yung mag-commute ka, lalo na sa panahong baha. Tsaka may ano noon, kudeta. At may kudeta. Medyo hirap ng commute. Kasi matraffic na rin naman noong mga panahon natin, hindi lang singlala. Pero dahil may mga duties din kami, may mga alanganing oras. Yung duty, alam mo, nag-duty ka ng madaling araw, salip na umuwi ka kaagad, aantay mong lumiwanag. So, na-extend yung oras. So, sarang mag-duty ka na lang ulit sa OR, pag ganun, kung pwede. Wala akong maalala na ano eh. Yung meron what you want her to experience in college. To find the love naman of my life. Char! Yes! I'm just kidding. It's okay. I don't have to. Lagi namin, right now, hindi pa rin siya ano eh. Made kung ano yung gusto niya. Na maging future na work niya o life source of livelihood. Kaya hindi pa namin alam eh, but we're not rushing her. Lagi namin sinasabi sa kanya, just tell us what you want and we will try as much as we can, diba, to provide kung ano yung kailangan niya. I found my lifelong friends in college. And I'm married to one of them. So yung isa si Ate Katz. So yun yung feeling ko na ano, gusto ko lang na ano, na makita ni Jody, makilala ni Jody sana yung mga taong magiging tapat sa kanya. Shout out to my friends. Shout out her friends. And her friend. I'm not well liked. Well, even up to now, I was about to say it. Yeah. And we know it as a fact. Kasi nga if you do not want to hear the truth, then I will not be your friend. Ayoko ma-experience mo in a way na not to be liked. But ikaw mismo sa sarili mo, dapat sabihin mo sa sarili mo na o yun lang. We have questions for each other on part 3.